Ang San Juanico Bridge ay isa sa pinagmamalaking tulay sa Pilipinas. May haba itong mahigit sa 2 kilometro. Isa ang tulay na ito sa mga pinagmamalaki ng Pilipinas. Ang tulay ay kilala rin bilang simbolo ng pag-ibig ng mga Warainon dahil inuugnay ng tulay na ito ang magkapatid na isla na Samar at Leyte. Simbolo din ito ng pagmamahalan ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa kanyang asawang si Imelda dahil ang dating First Lady ay tubong Leyte. Ang tulay na ito ay tila gawa dahil sa pagmamahalan pero salungat dito ang kwento na alam ng mga lokal sa Samar at Leyte. Mayroong malagim na istorya sa likod ng magandang proyektong ito. Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang mga alamat at kwento at kung totoo nga ba talaga ito. Ang San Juanico Bridge ay bahagi ng Pan-Philippine Project. Dinuduktong nito ang mga islang Samar at Leyte. Noong una, ang pangalan ng tulay na ito ay The Marcos Bridge. Pero pinalitan ito ng San Juanico Bridge dahil binabagtas nito ang San Juanico Strait. Itinayo ito noong administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa pamamagitan ng mga pautang sa Japanese Official Development Assistance. Ito ay ang pangalawang pinakamahabang tulay pagkatapos ng Cebu-Cordova Bridge. Ayon sa mga kwento-kwento, ipinatayo daw ni Marcos ang tulay bilang personal na regalo sa kanyang asawang si Imelda. Ito ay isa sa mga high visibility foreign loan projects na sinimulan ni Marcos noong 1969 at nagkakahalaga ng $21.9 million. Nakumpleto ang proyektong ito pagkatapos ng 4 taon at inagurahan ito noong 2 Hulyo, 1973 sa kaarawan mismo ni Imelda Marcos. Noong una ay hindi masyadong napakinabangan ang tulay na ito dahil kaunti lamang ang dumadaan dito. Ayon nga kay Deputy Director Roberto Alonzo, ang proyektong ito ay tinatawag nilang White Elephant dahil isa itong pag-aari na hindi masyadong nagagamit pero napakamahal ng gastos dito at mahal pa ang pag-maintain nito. Siguro ay walang masyadong dumadaan dito noong una dahil sa nakakakilabot na mga kwento na nakapaligid sa infrastrukturang ito. Masyado kasing maraming mga nakakatakot na kwento ang uso noong unang panahon. Isang tradisyon na nakuha ng mga Pilipino sa sinaunang ninuno ay ang padugo o blood spilling. Ang ganitong tradisyon ay ginagawa ng mga sinaunang Pilipino bago pa nagkaroon ng Kristyanismo sa ating bansa. Ang ritual na ito ay ginagawa pa ng mga pagano o pagan. Naniniwala sila na kapag pinatuluan ng dugo ang isang gusali o infrastruktura ay papayag ang mga anito sa paggawa nito. Ang mga anito daw kasi ang tagabantay ng mga lupain kaya kapag ipinagawa sa ibabaw ng kanilang pag-aari ay kinakailangan mag-alay ng dugo. Sa kasamaang palad, ang inalay na dugo sa San Juanico Bridge ay dugo mismo ng mga kabataan. Nagkataon din na habang pinapagawa ang tulay ng San Juanico ay maraming mga batang nawawala sa Samar at Leyte. Nakakapagtaka din na natapos lamang ang reports ng missing children nang natapos na ang ginagawang tulay. Ang mga kabataang nawawala ay kadalasang mga batang kalye dahil mas madali silang hulihin at wala na silang magulang na maghahanap sa kanila. May mga kwento na si Imelda Marcos daw mismo ang nag-utos ng pagkidnap sa mga batang ito. Sa puntong ito ay paaalahanan ko lamang kayo. Ang anumang maririnig ninyo ay ayon lamang sa mga sinaunang kwento o urban legend na nangangahulugan na ito'y nananatiling hindi kumpirmado kung totoo man o hindi. Pumunta daw si Imelda sa isang manghuhula upang kumonsulta kung magiging matagumpay ba ang proyektong ito. Sabi ng manghuhula ay matatapos lamang ang tulay kapag may inalay na dugo ng mga bata sa pundasyon nito. Mas magiging malakas daw ang tulay dahil makukuha nila ang pahintulot ng mga anitong nakabantay dito. Ang tulay na ito ay isa sa pinakamalaking proyekto ng rehimeng Marcos kaya gustong gusto ni Imelda na matapos at maging matagumpay ito. Kaya sinunod niya ang payo ng manghuhula. Ang mga katawan ng bata ay tinapon nila sa San Juanico Strait. Ngunit nasaksihan ito ng isang diwatang sirena na tagabantay ng ilog. Hindi niya nagustuhan ang mga krimeng ginagawa ng mga nagtatrabaho sa tulay. Naawa siya sa mga inosenteng bata na walang awang pinaslang
at tinapon sa ilog. Kaya sinumpa niya ang namuno sa proyekto na si Imelda Marcos na magkaroon ng kaliskis sa kanyang mga paa at mangangamoy malansa. Marami ang naniniwala sa pantasyang ito dahil tumutugma daw ang kwento sa pananamit ng dating First Lady. Makikitang palagi nakasuot ng mahabang damit si Imelda. At ito daw ay sa pagtatangkang maitago ang mga kaliskis sa kanyang paa. Ang malansang amoy ng kanyang mga paa ay ang dahilan din umano kung bakit mayroong napakaraming koleksyon ng pabango si Imelda. Dahil daw sa sumpa na ito ay hindi na nagtapon ng bangkay ang mga construction workers sa ilog. Pero patuloy pa rin ang kanilang pagkidnap ng mga bata. Maraming mga lokal ang malakas na naniniwala na inihalo ang ibang katawan sa paggawa ng konkreto upang walang matirang ebidensya. Masyadong maganda ang pagkakagawa ng kwentong ito. Tumutugma ang pagkawala ng mga bata sa simula ng construction at nahinto din ang missing reports nung matapos na ang tulay. Masyado ding nakakapagtaka ang mga coincidence na ipinapaliwanag sa mga kwento-kwento. Pero maaaring isa lamang itong kwento upang matakot ang mga bata noong una at hindi magpaabot ng dilim sa labas ng bahay. Tulad na lamang ng kwentong aswang na ginawa lamang upang takutin ang mga gerilyang nagtatago sa kabundukan. Masyado kasing maraming pamahiin ng mga Pilipino at masyado ding mahilig makinig sa mga nakakakilabot na kwento. Maaari ding gawa-gawa lamang ito ng mga taong hindi gusto ang pamilyang Marcos. Hindi naman nating masasabing ang Marcos family ay walang ginawa upang hindi magustuhan ng mga tao. Pero normal na lang talaga na may nagagalit sa mga sikat na personalidad, lalo na ang mga taong nanunungkulan sa gobyerno. Ikaw idol, nakapunta ka na ba sa San Juanico Bridge? Kapag totoo nga ang mga sabi-sabi, ay dapat mayroon ng kwento ng mga nagmumulto sa lugar na ito. Pero walang duda na ang San Juanico Bridge ay isang kahanga-hanga at marilag na obra. Isa ito sa mga pinagmamalaki ng Pilipinas at patugumpay ang mga Marcos sa proyektong ito. Isa ito sa mga legacy na iniwan ng dating Pangulong Ferdinand Marcos. Kung nagustuhan mo ang ating kwento, i-comment mo dyan sa baba ang hashtag kakaiba nga. Muli ay maraming salamat sa panonood at samahan niyo ulit ako sa mga kakaibang storya at kakaibang kalaman. Ito ang kakaiba. Laging tandaan ang kalaman ay ating kayamanan.